Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan. At nag-share na inyong ideas and comments sana na sa healthy, happy and safe life yung lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus' name. Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best at sana i-share niyo ang mga videos natin para mas maraming tayong matulungan. So maraming salamat sa inyo. And diretso ako sa magbasa sa isa sa nag-private message dito kasi ilang araw na din akong walang basa ng mga messages sa inyo kasi busy ang lola niyo best. Pag walang time, walang time. So shoutout sa inyo best, alam mo kung sino ka. Hello Ate Sally, magandang araw. Napanood ko po yung YouTube video niyo na paano malalaman kung mahal ka talaga ng foreigner. Need ko po ng advice, seryoso po ba talaga sila? Kahit days pa lang kayong nagkakilala. Pinasend kasi niya yung details ko, like full name, address, contact number, at email. Kasi nga, ipapadala daw niya yung personal belongings niya at gift niya sa akin para dito na siya tumira. Sa Czech Republic kasi siya, taga England, UK po siya. Pupunta daw siya ng Cuba para sa contract niya. Dito siya diretso sa the Czech Republic. Ano ba? So, sa AFA mo best, days pa lang kayong nagkakilala. So, shoutout sa inyong lahat dyan na may ganitong sitwasyon. So, sa AFA mo, days pa lang kayong nagkakilala. At ang sabi ni AFA, padala mo sa akin yung mga full details mo, like address, yung contact numbers mo, email, yung kung ano pa dyan. Kasi nga, dyan niya ipadala sa'yo yung mga belongings niya. At dyan siya titira. Ano ba yung, si Afam na yan, basically, ay bago mo palang nakilala yan. Common yan sa mga, mostly part yan sa mga topic na ginawa ko na hindi seryoso. Pero anyways, days pa lang kayo. Sa mga Afam na seryoso, na talagang nakilala ka pa lang niya, sa mga Afam na seryoso, kikilanin ka muna ng a little bit longer. Lalo na pag mga bagay ang ipapadala sa'yo, eh, hindi yan laruan, best. Hindi yan toys. Laruan na toys pa. So, hindi yan, kung mga ipapadala niya is mga basura, mukhang okay lang. Diretso-diretso. Pero sa mga seryosong AFAM na pagdating dyan, malaking usapan yan. Mga bigating desisyon yan. Mga belongings ang ipapadala. Eh, kung bago ka palang nakilala, eh, syempre, kung seryoso, eh talagang kikilalanin ka muna kasi malaki ang desisyon nga yan at mga bagay na hindi yan basta-basta. So si Afa mo bago pa lang at nanghingi na kaagad siya. Ang tanong ko sa iyo, best, nag-video call na ba kayo nito? Baka hanggang chat lang yan, baka hanggang message lang yan kasi gawain talaga yan ng mga hindi seryoso. Yan ang tanong ko sa iyo, nag-video call na ba kayo dyan? So, ang mga AFAM ninyo na may mga ganyang sinasabi, huwag kayong basa-basang magtiwala, best. Lalo na pag mga ganyan, uy, naku, bakit siloso to? Baka mga gamit niya, ipapadala sa akin, ipapadala dito, ganon. So, huwag kayong masyadong mga excited dyan, huwag kayong maniwala dyan. Kasi madali lang yan sabihin sa mga taong at talagang bisyo na to. Kumbaga, send to all, kumbaga, sanay na sanay sila sa word na ganyan. Isa yan kasi sa mga paraan nila para maakit kayo at magtiwala kayo sa kanila. Gagawin nila, gagamitin nila yung mga bagay na posibleng ma-attract kayo at magkaroon kayo na excitement, ganon. Ang tanong, kasi bago pa lang kayo, meron, nakilala mo na ba yan, nakita mo na ba yan sa video call? Ganyan talaga ang tanong ko sa'yo. Meron ka na bang part ng family niya na kilala? Kilala mo na ba siya ng husto? Ilan yung kapatid na meron siya? Sino ang mga magulang niya? Ano ang trabaho niya? Dapat alam mo yung mga ganun, best. Kasi mabigat na desisyon yung sinasabi ng AFAM mo. At higit sa lahat, nakikita na ba yan ang family mo? Pag na ang mga AFAM ninyo ay nag-video call kayo, try niyong ipakita sa family niyo. Diyan yung makikita kung seryoso yan. Kasi pag hindi seryoso yan, ayaw na niya makita yung pamilya mo. Gusto niya ikaw lang. O yung iba, hindi talaga yan ang papakita. Kasi hindi yan seryoso. Yan ang tanong ko. Kaya ang tanong ko sa'yo, nag-video call na ba kayo? Kung nag-video call na ba kayo, kilalanin mo pa siya ng gusto. I want to know more.
I want to see you. I want to know more about your family. Bago ka mag-trust, magbigay ng mga ganyan. Kasi, ano yan eh, hindi mo alam talaga ang nangyayari. Kasi bagong pa lang nakilala yan. Madali lang naman kasi sabihin niya para, sa mga hindi serious, madali lang sabihin niya para ma-attract kayo sa kanila. So, tuloy-tuloy mo pa rin siyang kilalanin, Bess. Kumbaga, nandyan ka rin sa lugar na pupunta siya. Tama ba yung basa ko? I think hindi ako familiar sa ganito, pero syempre, nandito. Hindi lang ako sanay magbasa sa ganito. Kay Czech Republic. Czech Republic, tama ba yung pagbasa ko dyan? So, pupunta daw siya dyan at dyan siya titira. Kasi meron siyang contract at ipadala daw niya yung mga gamit niya sa'yo. So, kilalanin mo pa siya ng husto, Bess. Tingnan mo muna yung, mag-video call muna kayong dalawa ng afa mo. At try mo siyang kausapin about sa family niya, ganun. Kilalanin mo siya ng medyo lubos-lubusan. Kasi bago pa lang itong nakilala si Afam. Bago pa lang kasi days pa lang eh. So, kilalanin mo muna si Afam mo at wala namang masamang magbigay ng information about you. Normal lang yan kung karapat-dapat naman na. Kung bawa, kilala mo na siya, may nakilala ka na rin sa family niya. Kasi hindi yan basta-bastang mag-send ng information about you, magtiwala ng sa'yo kung walang future plan. Marami namang iba dyan na madali lang sabi ng gayon, na ganun, magpadala ng ganito, hatian ka sa malaking pera, uso na yan, hanggang ngayon, meron pa yan. Baga, mahingi na information about you, kasi nga, ipapadala niyo yung malaking pera, ganun factor. So, mag-ingat kayo sa mga ganyan, hindi lahat ang sabi ng ganyan, is seryoso. Bigyan mo siya ng chance na makilala mo siya ng husto best. Tanongin mo siya, families niya, sino ang pamilya niya, kamag-anak niya, kung meron ba siyang family na ipapakita sa inyo, baka wala, sabihin niya, wala siyang family. Ay, sino? Hindi siya sinilang dito na walang magulang. So, meron siyang magulang. Sana yung magulang niya? Kung halimbawa, wala na sa mundo yung mga magulang niya, meron siyang kapatid. Wala din siyang kapatid. Posibleng mangyari, walang kapatid. Wala ba siyang friends? Kung wala din siyang friends, ay, hello, ano ba yan? Tao ba yan? Wala din siyang friends? Tapos, kung wala din siyang kamag-anak, ay, ano ba yan? Ano ba yan? Parang kausap mo ay, hindi tao pa ganun. So, sa mga afam ninyo, kilalanin mo muna ng husto. Hindi masamang magbigay ng information about you kung karapat-dapat naman na talaga. Kung ganyan, halimbawa, sabi niya, pupunta siya dyan. Hindi natin alam yan. The longer it takes, kumbaga, mas matagal kayo nag-usap, dun mo mas lalo makilala na seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya. Kung hindi nagbabago yon at yung ugali niya ay lalong nag-improve, lalong na-feel mo na seryoso sa iyo at mahal ka, hindi masamang magbigay ng information about you. Pero ngayon, bago pa lang kayo, kilalanin mo muna siya ng husto. I want to know you more. Ganong factor. Kasi days pa lang yan. So, mag-ingat din kayo sa mga ganyan. Maraming ganyan, Bess. Para lang makuha yung atensyon nyo, para magtiwala kayo. Kasi meron pala silang ibang planong makuha sa iyo. So, mag-ingat kayo sa mga ganyan, pag mga bago pa lang yan. Maraming salamat sa pag-share mo, Bess. Give yourself a time to know him better. Ganun. Kilalanin mo muna siya, yung pagkatao niya, at dapat mag-video call kayo. Kailangan yung mag-video call sa mga afam na lalo na pag ganyan ang pinag-usapan. Kung pag-video call pa lang, hindi magawa. Kung baga sa simpleng bagay, hindi magawa. Paano na lang yung malaking bagay? Ganun. So, bago pa lang kayo, kung halimbawa, mahal ka ng afam mo, habang tumatagal, lalo yung makilala yung afam nyo na mahal kayo at seryoso yan, kasi kung sa una, kinikilala pa lang kayo as a friend, ganon, habang tumatagal, mag-improve na yan, manligaw sa'yo yan, mag-share na yan ng feelings niya sa'yo na mahal ka niya. So, doon mo makilala at magplano na yan para sa future ninyong dalawa. At mahingi na information about you, baka magpadala ng pera o magpadala ng package. So, walang masamang magbigay ng information about you kung alam mo naman na it's time to give. Kumbaga, meron ka ng enough na information about him at higit sa lahat nag-video call na kayo. So, maraming salamat sa pag-share mo, Bess, and good luck sa iyo. Mahalin mo ang sarili mo at huwag kang basa-basa magtiwala, lalo na pagbago pa lang. So, maraming salamat sa pag-share mo, Bess. So, ayan, magbasa muna ako ng mga message dito. May ganung factor talaga. Shout out kay Sister, Rodelita. Shout out sa you, Bess. Ayan, nagtanong ka pala paano mag-join. So, mag-join kayo, i-click nyo lang yung link na meron ako dyan sa description box at diretso na kayo dyan, Bess, at mag-sign up na kayo. Free ang mag-sign up dyan, maglagay kayo ng pinakamagandang picture nyo. Hindi, tayo, wala akong magandang picture. Ano yung picture mo na feeling mo, Bess, na yun ang okay? Ilagay mo yun, Bess, at maglagay kayo ng information about you, pagandahan mo, para mas lalong ma-attract ang mga seryosong afam dyan. Kay Zhang Kwafa, natutuwa po ako sa mga advices nyo at topic.
Kung ang foreigner po ba ay nanghingi ng money for help daw, di ba po mga pasaway yan? Sana po gumawa kayo ng video kung ano or ibig or motivo ng isang afaw na nanghingi ng pera o ganan. So, magandang topic yan, best. So, I hope I can make the video for that. Maraming salamat sa iyo, best. Sa mga seryosong afaw, hindi yan nanghingi ng ano, best. Hindi nanghingi ng pera yan. Kumbaga kayo ang bigyan yan, hindi sila ang manghingi. Tandaan nyo yan. Pag nanghingi ng pera yung mga afaw nyo, basura nyo yan. Sayang ang oras nyo dyan. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. May ganang factor. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally. Thank you for sharing your advice. Marami po akong mapupulot na bunga ng mangga. May ganang factor. Nalala ko tuloy yung bata pa ako, namumulot kami ng bunga ng mangga na nahulog na siya. Marami kaming mapupulot na aral and idea. God bless your vlog and your family. Keep safe po to all. Ganon. Kay Sister Diana Cabansag yan. Ingat ka dyan, Sister Diana Cabansag. Ayan. Kay Sister Gina. Kay Sister Gina. Hi, si Sally. Once again. Parang nagalit eh. Depende yan sa pagbasa. Once again, nandito na naman ako to ask question kung possibly ba na magka-file. Maka-file si Afam ng fiancé visa without seeing each other. Dahil sa pandemic, gustong-gusto niya akong ma-meet sa Pinas. Kaso dahil sa travel restriction, kaya hindi siya makapunta. He got an advice from his colleague na ako na lang daw ang pupunta doon. Sis, okay lang din ba na ang ginawa ako na magpadala ako sa kanya ng card? Diretsahin kita ang tanungin, best. Okay yon, magpadala kayo ng card sa post office, ganun. Mas ma-feel niya from yung seryosong ano ninyo. Kumbaga yung seryosong intention ninyo. Mas ma-feel nila yon yung effort ninyo, best. Ganun ginawa ko, nagpadala ako ng card sa mister ko na may kasamang picture ko at yun ang pinapakita niya sa mga friends niya kasi may sulat sa likod nun. Ramdam ko ang pagmamahal ni Afam si Sally kaya lalo na pamahal din ako sa kanya. So, in love factor na to, best. To me, timbuk ang puso ko sa'yo. May ganun talaga. Napakanta ako, best, sa sarili kong ganun. So, sabi mo, posible bang maka-file si Afam ng fiancé visa? So, sa time way back 10 years ago, medyo malabo yung ganun, best. Kasi kailangan talaga ng picture nyo together. Kasi meron din kami kakilala dito na ganun ang nangyari sa kanya. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa Pinas. Kasi nga, isa yun sa mga requirements na kailangan magkasama kayo sa picture na ganun. At ganun nga, pumunta nga siya sa Pinas, nagkasama nga sila. Marami pa rin requirements. So, tanong nyo, best, sa embassy. Kung taga saan si Afa mo, itanong nyo sa embassy doon at mag-inquire din kayo sa Philippine Embassy kung taga saan si Afa. Katulad ng Mr. Ko is taga Belgium siya. So, Belgium Embassy dyan sa Makati. Kung anong information ang gusto nyo malaman para sila mismo ang makasagot dyan. Kasi, ang alam ko, very strict na sila sa mga hashle. Very strict na sila sa mga requirements na ganyan. Kasi ayaw nila ng lukuhan. So, I think kailangan ng picture nyo together. So, ipatanong mo sa afam mo, best, sa embassy nila kung kailangan ba talaga ng picture together. Kasi ang alam ko, kailangan yon. Pero hindi ko lang sure kasi yung time ko, hindi naman ganyan yung sitwasyon namin. So, I think importante yung mayroon kayong picture together, patunay na talagang seryoso kayo sa isa't isa. At ayaw kasi nila sa ibang bansa kasi merong ibang bansa na stricto sa ganyan. Kasi baka yung iba, ay iba lang talaga ang intensyon. So, ipatanong mo sa embassy, best, kung taga saan si Afam mo, kung kailangan ba talaga yung fiancé visa na kailangan may picture ninyo na katunayan. Kasi hindi pa talaga kayo nag-meet. Hindi natin alam. Baka naman pwede. Sa ganon. So, ikaw din, best, kung saan ka ngayon sa Pinas ka, kung halimbawa, taga saan bansa ba si Afam? So, mag-inquire ka rin doon, magtanong ka, okay lang ba na kahit wala kami, hindi pa kami nagkita, pwede ba siyang mag-file ng fiancé visa? Ganon. So, marami kasing requirements yan, best. Bago ma-aprubahan yung fiancé visa, maraming requirements dyan. So, good luck sa'yo. Basta magtanong lang kayo. Who knows? Okay. Ganon. Kasi, pandemic pa kasi ngayon. Marami pang bawal. So, kay Queen, tanong ko lang po kung okay lang po ba na makipagrelasyon sa isang afam na separated na katulad ko.
separated na pala, bes, okay lang yan. Tanong ko lang po kung okay lang ba magkipagrelasyon. Eh, yun nga, separated naman pala. Wala naman, kumbaga separated na siya, divorce mo ba? Siya from divorce na talaga at free na siya na magkipagrelasyon. Okay lang yan. Kasi he had a chance to move on sa relasyon niya na hindi na siya masaya. Kung divorce na siya at malaya na siya, okay na yun. Kasi sa kung pag-usapan natin na hindi pa siya divorce, mahirap yun. Kasi kung halimbawa, magpakasal kayong dalawa, ikaw separated ka na, best. At ang tanong, kung seryoso yung ma-affirm ninyo, kailangan talagang ma-annul yung married ninyo sa una. Para malaya kayong dalawa. Kasi requirements yung, isa sa mga document requirements, yung katibayan na separated or divorced na talaga kayo or annulled na kayo sa una ninyong married. Kasi kailangan yun ng ano nyo, yung malaya na kayo. Kailangan yun sa mga requirements, kinakailangan yun talaga. Kasama sa requirements yung mga documents ninyo, katibayan na malaya na kayong mag-asawa ng bago, ganun. So, ang tanong mo kung okay lang ba makipagrelasyon? Okay lang yan, best, kasi separated na siya. Divorce na ba siya? Okay lang, sabihin natin, separated na siya pero hindi pa siya divorce. Eh, baka hindi na talaga sila magkasundo. At kung seryoso si Afa mo, ayusin niya yung divorce niya para malaya na siya. Ganun ka rin, best. So, hi, Sister Diana Cabansa. Good day, si Sally. Pwede po, try pa ikot ng ring. May bago akong kausap. Basta pray lang ako kay God. Sabi mo, nga, kung siya, go with the flow lang. Kasi knowing each other, ganun. Kay Sister Diana Cabansa, yan. Nabigo na kasi yan siya ng maraming beses. Ganun, so meron siyang afo ngayon. Sana siya yun. Ikutin nga natin, ayaw umiikot eh. Galing ka sa broken heart, best? Kasi kanina ayaw umikot kasi dumikit sa broken heart. Nang inikot ko naman siya uli. Umikot nga siya pero bumalik doon sa broken heart. Ano ba yan? Broken hearted ka ba before? Talaga? Kasi, kumbaga, sinabi ko nga na broken heart kasi yung una, nawala kasi na broken heart ka na. So, katabi dyan ang, ano, best? Katabi naman yung papa mo dyan at katabi din yung stars. So, kilalanin mo muna si Afa mo, best. Kilalanin mo muna siya kasi bago pa lang naman siya. At katabi mo yung star. So, malay natin. Siya yon. Kilalanin nyo muna ang isa't isa. Kay Mary Jean Fabian, thank you si Sally. I'm turning 53 this coming month. So, advance happy birthday to you, best. Pero, wala pa akong seryosong afa. May mga kausap ako, pero hindi kami masyadong active. May work din kasi ako araw-araw. Gusto ko yung mga advice mo. Nakakalakas ng loob. Thank you. Maraming salamat sa iyo, best. Bata pa nga yung edad mo. Kung sa mangga pa, hinog-hinog lang. Pero hindi talaga hinog. So, good luck sa iyo, best. Sa inyong mga maedad na, ay sabi nga, kung habang may buhay ka pa, kumbaga, habang may buhay, may pag-asa. So, tuloy-tuloy nyo lang. Kung may pangarap kayo, gawa nyo ng paraan and pray to God. Sunia. Hello po, I'm Sunia from Philippines. I like your advice. Thank you so much. God bless you more. Maraming salamat sa iyo, best. And Sunia, and if you're still looking for a serious relationship, so sumali ka dyan sa Christian Filipina dating site, best. Malay mo, dyan mo matagpuan ang ano mo, ang future destiny o future of a mo. So good luck sa iyong lahat, mga best. Take care and stay safe. God bless.